Hi, Free Spirit. Welcome to my channel. And today's reading is pick a card reading for your ex. What is your ex feelings about you right now? Yun po yung title natin ngayon. So, mamimili lang po kayo ng pile. Ito po pile 1 natin. Then, 2, 3, 4, 5. Mamimili lang po kayo dito sa mga crystal natin kung anong pile po yung gusto ninyo. Dun po sa pile 1 is Aragon Knight, and then sa pile 2 is Forsyth, and then yung pile 3 is Crystal Geodes, Clear Crystal, and then Moonstone. So mamili lang po kayo ng pile kung ano po yung pile na gusto ninyo, and then post niyo po yung video, and then mag-meditate po kayo, then isipin niyo po yung person kung sino yung ex niya na gusto niyo i-inquire kung ano po yung feelings niya sa inyo ngayon. Kasi sa panahon ngayon, alam ko marami po kayong mga exes na naiisip niyo pa. Naka-move on na kayo actually, pero sa tingin ko is marami pa rin yung time na naiisip niyo yung mga ex niyo. So, kung gusto niyo po silang i-inquire kung ano yung feelings nila sa inyo. So, ito po yun. Now, kung nakapili na po kayo ng pile, yung pile po na napili niyo, ilalagay ko na lang po sa description box yung timestamp, at saka dun yun na lang po i-check kung ano po yung mga pile na napili nyo. So, stay tuned and have a nice day. Let's begin. So, sa mga namili po ng pile 1, ito po yung reading para sa inyo. So, ano po ba yung feelings nila sa inyo? Sa situation nila, syempre, sa buhay nila, dahil kasi mga ex ito, so, ibig sabihin, break na kayo. Now, kontento naman sila kung nasaan sila ngayon, sa position nila ngayon, kung anong meron sila ngayon, is parang kontento na sila kung anong meron sila. Masaya sila, pero andun pa rin na talagang iniisip ka nila. Now, ang tingin niya sa'yo as a partner, syempre love ka niya, andun pa rin yung love niya sa'yo. So, yung, kumbaga yung emotions niya, sa tingin ko is gabi-gabi, bago lang to na nag-break tayo, kasi nga siguro ikaw meron ka ng iba, meron ibang manliligaw sa'yo ngayon. Para sa'yo is, ang tingin niya sa'yo is free ka naman, or safe ka magmahal ng iba kasi wala ka ng ibang kapartner. Ibig ko sabihin, single na pwede kang magpaligo sa iba kasi single ka nga. Now, yung feelings niya sa'yo, so, syempre, ikaw parang nagdadasal ka, humihingi ka sa itaas ng ibigay niya sa'yo yung gusto mong partner or makasama habang buhay, sa future mo, yung kasama mong pagtanda balang araw, is yun yung pinagdadasal mo sa itaas. Now, ang tingin niya sa'yo is andun pa rin yung love. Siyempre, parang ikaw pa rin yung gusto niyang makasama at gusto niyang pakasalan at the same time. Kaya kanya, parang inaamo kanya. Parang, I mean, na meron ditong, meron akong nasi-feel na parang gusto kanyang amuin, suyuin, or ipakita sa'yo kung gano'n kanya ka-love, gano'n. Kung gano'n ka, kumbaga, parang gusto niya magbigay ng time at effort sa'yo na gusto niya ipakita sa'yo kung gano'n kanya kamahal. Ang problema, ang challenge kasi na pinagdadaanan niya ngayon, oo, love ka niya, yes, andun na tayo na love ka niya. Ang challenge kasi sa kanya is meron ka ng iba. I mean, may ibang nagliligaw sa'yo. Sa tingin ko is
dahil single ka, so okay lang sa'yo, o okay lang talaga na may mandigo sa'yo kasi single ka nga. Every night, parang tingin ko, hindi siya ganun makatulog kasi iniisip ka niya hanggang ngayon. Kumbaga, ando din pa rin yung umiiyak siya. Syempre, emotional siya kasi nag-break na nga kayo. Now, parang gusto niya na kumbaga, parang hinihiling nitong tao na to, or maaring ang gusto mo kasi is commitment. Alam mo yun? Maaring ang gusto mo is ang tagi ko yung pakasalan kanya. Now, na hindi niya kayang ibigay ngayon, sa ngayon, siguro. Dahil hindi niya kayang ibigay sa iyo yun. Kaya, parang, ikaw, parang, nag-alinlangan katuloy sa kanya. Kasi may nakikita ko dito na, parang nag-break kayo dahil na, parang hindi na ganun ka-honest yung relationship ninyo. Plano ninyo na siguro plano ninyo magpakasal pero hindi niya pa may ibigay sa iyo yun ngayon. Kumbaga darating kayo doon pero hindi pa sa ngayon. Kumbaga sa siguro sa future maaari na ikasal kayo pero hindi pa sa ngayon. Kasi yun yung nakikita ko dito na yun yung lagi niyang iniisip gabi-gabi. At dun sa pag-break ninyo pa iniiyak siya siyempre. So eto totoo honest ako na nagsasabi sa iyo na ano din yung pain, anxiety, depressed itong tao na to dahil sa sobrang kakaisip niya sa'yo kasi love ka niya, mahal ka niya, ganun, mahal ka niya itong tao na to. Parang kinikwento mo sa friends mo na rin, o siya, kinikwento niya sa mga friends niya, sa family niya, sa side niya, na parang, na ang gusto niya is commitment, parang gusto mo na pakasalan ka niya. Yun yung sinasabi niya sa side ng family niya. Kumbaga, sa side niya. Ngayon, dahil na siguro may bisyo itong tao na to. Kasi yun na si sense ko dito. Kumbaga, may bisyo itong tao na to. Hindi na siya nagiging honest sa'yo. Parang something addicted siya sa isang bagay. I mean, pwedeng lasinggero, pwedeng meron siyang bad habit na kinaka-addictan niya na hindi niya masabi sa'yo. Ganun. Sa future mo, kumbaga sa future mo, may nakikita ako dito na ikakasal ka at mag-honeymoon kayo outside the country or basta something malayo, ganun yung pag-honeymoon ninyo kasi meron travel dito crossing the water, so ibig sabihin may paglalakbay na mangyayari. Parang yun yung iniisip niya at ang tingin niya sa'yo kasi parang yun yung gusto mong mangyari. Yun yung mga bagay na iniisip niya na medyo natatakot siya sa'yo. Natatakot siya kasi hindi niya kaya pang ibigay sa'yo yung mga bagay na gusto mo. Pero mangyayari ito kung hindi man siya yung maging kapatner mo. Mangyayari ito sa'yo. Alam mo yun, na kahit na hindi siya yung maging kapatner mo, mangyayari sa'yo yung mga bagay na gusto mo. May kasal, mag-honeymoon sa ibang lugar, mga ganyan, at magkaroon, yung maging kontento ka sa buhay, kung masaya ka, mangyayari sa'yo yan, kahit hindi siya ang maging kapartner mo, kasi marami pang darating sa'yo, yun yung nakikita ko rito, as a single, talagang marami pang darating sa'yo, pero nasa sa'yo yan, kung tatanggapin mo sila, kasi mukhang tingin niya sa'yo, is hard to get ka na ngayon, hindi ka gaya dati, na easy to get lang ikaw. Pero now, parang nakikita niya sa'yo, is hard to get ka na. Alam mo yun? Yung hindi ka na basta-basta ng ganun kasi ng babae na madali ka na lang magpapauto, na parang madali ka na lang mahulog sa mga salita ng mga lalaki. Ngayon, parang tingin ko dito, ang tingin niya rin sa'yo, is hard to get na nga. Kung nakuha ka niya lang dati lang, parang easy-easy lang sa kanya, now, nahihirapan na siya sa'yo kasi nga,
matured ka na kasi. So, alam mo na yun, yung mga bagay-bagay, kung ano yung tama at mali. So, parang kaya mo na protektahan yung sarili mo. Yun yung nakita ko. As a single, parang mas importante sa iyo ngayon yung sarili mo kasi yun yung nakikita ko ngayon dito. Kaya dun siya nag-aalala na parang hirap na siya ngayon makunin yung loob mo kasi nga dahil na siguro na-realize mo na yung mga bagay-bagay kaya parang nahihirapan na siya ngayon na amuin ka pa ulit. Now, to clarify this, wala ako na ibang message to clarify na rin. Gagamit ako ng charms para may extra message kayo kung para saan nga ba yung mga kung eto ba is mangyayari o hindi. Yeah, mangyayari sa'yo. Mahahanap mo rin yung partner mo. Tingin ko meron dito Pisces. Sa senior ito, maaring musician, nagtatrabaho sa banda, sa some of you, yung iba sa inyo is nasa abroad. Yan. Parang may sikreto na syempre, hindi na siya secret. So, ang tingin ko dito, parang mahalaga ka sa kanya. Alam mo yun, very importante ka sa kanya. Kumbaga, tingin niya sa'yo is napaka, yung sexy. Kasi may nakikita ako dito na sexy. Ayun, tingin niya sa'yo is napaka flexible mo. Yun. Tsaka, tingin ko sa'yo is some of you is ito is si man or si woman. Kasi meron ako dito na nakikita na travel, nagta-travel lang siya. Parang nagta-travel siya around the world. So, meron dito is a seaman. Si woman at saka seaman. Yung iba naman is musician. Siguro banda, mga ganyan, nagta-trabaho sa banda or kwan. So, tingin niya sa'yo is, alam mo yung mataas ang tingin niya sa'yo, yun, maganda ka, sexy ka, mataas ang tingin niya sa'yo, kasi parang meron siyang nakita sa'yo na, kumbaga hindi niya mahanap sa iba, kumbaga hindi niya nakikita sa iba, so sa'yo niya lang nakita yung bagay na yun. Now, sa sign, okay, sign is Aquarius Pisces. Ayan. So, nasa 8th house, travel, money, mga ganyan. So, yung, kumbaga, infinity, yung balance, yung relationship ninyo. Ayan, kumbaga, couple talaga kayo kasi ikaw yung yang, siya naman yung yang. Tama ba? O, baligtad yung sinabi ko, yang and yang. Basta compatible kayong dalawa sa isa't isa. So, ibig ko sabihin, sa travel mo makikilala ang person na ito. Yung ex mo, nitong ini-inquire mo, hindi siya ito. Kasi may bagong parating sa'yo. So, doon mo siya mamimit. Sa travel mo siya mamimit. At doon ka sa kanya maikakasal. At yun din ang tingin niya sa'yo. Kaya siya natatakot kasi yung gusto mo mangyari, napakasalan ka niya, hindi niya na maibigay sa'yo ngayon. So, nagkaroon ng breakup. Now, dahil nasa nakikita ko dito na ano, na magiging success ka balang araw. So, meron talagang tendency na maging success ka. Kung ikaw man ay singer, magkakaroon ka ng sariling album. Kung ikaw ay traveler, magta-travel ka around the world. Kung ikaw ay may business na inumpisahan ngayon na business, magiging success ang business mo at yan ang magtataguyod sa'yo, pati na rin sa mga anak mo. Kumbaga, yung business na inumpisahan mo ngayon, ay yan ang magiging legacy ng family mo. So, sa love, yeah, mahahanap mo yung partner mo, yung man of your dream, or
woman of your dream. Yan, kasi magiging compatible kayo at mayroong union, may kakasal ka. So, yung side, dahil may Aquarius tayo dito, meron din tayo Sagittarius. Ayan, Sagittarius, Pisces. Okay, Pisces, yan. Alam mo, tingin niya talaga sa'yo, very sexy, very feminine, high energy, mga ganun. Yun ang tingin niya sa'yo. So, eto is sea woman or seaman. Eto, basta magaling sa, ano, magaling din dumangoy, mga ganyan-ganyan. Pero mga, yun sa work is mukhang seaman at saka sea woman. Meron din dito, yun nga, yung musician, siguro singer, mga ganyan. So, magkakaroon ka, kung ikaw nga talaga is singer, magkakaroon ka ng album, asahan mo yan. Kasi magiging swerte ka at, ayun, siguro, very meaningful sa inyo yung Eiffel Tower. Yan. Kasi lumitaw dito, maaaring plano ninyo pumunta mag-ibang bansa. Plano ninyong pumunta sa Paris, mga ganun-ganun. Ayan. So, mangyayari. Sa bahay, magkakaroon kayo ng sariling bahay, sasakyan, at kung ano-ano pang klase ng property. So, magiging success yung future ninyo. So, let's move to pile 2. Okay, para sa mga pile 2, yung pumili nitong fuchsia, bahala na sa pronunciation, yun na yun. Okay, sa situation nila, ng mga ex mo, so, ngayon, ang nangyari kasi sa relationship ninyo before, nawala siya ng time. Kumbaga, yung time niya, nauubos na sa pagtatrabaho, so wala siyang time sa'yo. Now, syempre, as a person, naghahanap ka ng attention para sa kanya, pero hindi niya nagawa dahil na busy siya sa trabaho niya before. Ngayon, sa relationship niyo, so parehas kayo nasaktan siya, pero ang tingin niya sa'yo as a person is alam mo yung special ka sa kanya. Kahit na nag-ending na yung relationship niyo, kumbaga nilet go ka na niya, nilet go mo siya, kumbaga hinahantay niya lang na mag-heal yung mga issue na meron kayo before. So nakikita niya, kumbaga nare-realize niya na masaya ka, alam mo yung adventurous ka, gusto mo yung marami kang natututunan, iba-iba na parang gusto mong matutunan, mga ganyan. Ang tingin niya sa'yo is, parang tingin niya sa'yo is kaawa-awang nilalang, or I mean person, kumbaga naawa siya sa'yo, pero, yung deeper meaning nun na ang tingin niya sa'yo is flexible ka na person na parang okay lang sa'yo kahit mawala yung lahat basta ayaw mo lang ng gulo, mga ganun. Kaya tinapos mo na yung relationship niyo kasi nga wala siyang time before sa'yo. So yun, kumbaga siya parang relax lang. Tinitingnan ka lang niya sa malayo. I mean, siguro sa social media, nakikita niya yung mga post mo. Pero sabi niya, dahil nga siguro sa mga pinagdaanan niya na rin, at nagkaroon ka na ng, kumbaga, yung sarili mo, is tinuon mo na lang sa pagiging makajos mo. Kasi meron tayong religious factor dito. At yun din ang umi-epekto ng relationship ninyo. Maaaring magkaiba kayo ng religion at paniniwala. Kaya nagkaroon kayo ng hiwalayan. Siguro, ayaw mong umanib sa kung ano man religion meron sila. Magkaiba kayo ng paniniwala, magkaiba kayo ng religion. So meron kaya nagkaroon kayo ng hiwalayan. Pero tingin niya sa iyo is very special. Special person ka sa kanya at saka yun yung clarity na naiisip niya sa iyo. Alam mo ang tingin niya sa iyo kumbaga ikaw yung nagbigay ng liwanag sa kanya.
kumbaga naisip niya at na-realize niya sa sarili niya na nung time na magkasama kayo, masaya siya. Alam mo yun. Nai-enjoy niya yung time na magkasama kayo, pero ang pagkakamali niya, yung nawala yung time niya sa'yo dahil nga nag-focus siya sa trabaho. So, parang yun na nga yung, kumbaga, ikaw as a person, feminine, kumbaga, ayaw mo nang masaktan. Kaya parang, alam mo yung nagiging matigas ka na, ginagwardyahan mo na yung feelings mo, parang ayaw mo na kasi masaktan, kaya parang ginaguard mo na yung sarili mo. Kaya mo in-ending yung relationship ninyo. Kasi ayaw mo nga ng gulo. Siguro lagi kayo nag-aaway before. Mga ganun. Pero special ka. Tingin niya sa'yo, yung para sa kanya is special ka. Kumbaga, bukod tangi. Walang kapareha. Mga ganun. Kumbaga, ikaw lang yung parang gusto niyong makuha. Ang problema, hiwalay na nga kayo. Break na nga kayo. Tsaka cold. Kumbaga, cold ka na sa kanya. Nalamig ka na sa kanya. Wala na yung verifier ni energy na yung feelings mo before sa kanya. Yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, yun nga, parang, pero gusto niya pa rin na hanggat maaari, gusto niya pa rin na bigyan mo pa siya ng chance. Kumbaga, hindi, kumakapit lang siya sa, yung sa chance na yun, na baka sakali magkabalikan pa kayo. Yun yung nakikita ko dito. Kumbaga, hinahantay niya lang na maghilom ang mga issue ninyo before. Pero sa tingin ko, hindi na yun yung pinofocus mo ngayon. Kumbaga, iba na yung perspective mo sa buhay. At dun yung nagpo-focus ka na nga sa pagiging maka-Diyos mo. Yun. Kumbaga, in-ending mo na yung relationship mo sa kanya kasi nga talagang wala na may feelings, oo, nandadam, pero kumbaga cold ka na sa kanya, so wala lang, kumbaga wala na dun yung ano, yung sinasabi mo, kumbaga hindi kayo soulmate or hindi kayo compatible, ganun. So tingin niya sa'yo, maganda ka, maganda ka, syempre, yun ang tingin niya sa'yo, unang-una, maganda ka talaga. Pero hindi siya din nakafocus, kasi nga kumbaga hindi ka lang niya binigyan ng time noon, pero nandoon. Tingin niya sa'yo, very special na person. So, i-clarify natin kung para saan itong mga meaning na to. Ayan. Tingnan natin kung ano pa yung mga extra message na makukuha natin dito sa mga charms. Okay. So, sa charms mo, yan, love. Ending na yung relationship ninyo. So, meron kang makikilala. May makikilala ka pang iba. At ito na yung taong masasabi mo para sa'yo. Ayan. Kasi magkakaroon ng, alam mo, kapayapaan yung relationship ninyo. Siguro yung ex mo is na, kumbaga na toxic. Kasi may toxic dito. Parang sinasabi dito na ano ba tawag dito? Temptation. May temptation sa relationship ninyo before kaya kayo nagkahiwalay. Kaya nag-ending yung relationship ninyo. Now, dahil na ang ending is may new beginning, kumbaga na yun na magpapabago ng buhay mo. At ibig sabihin nito is kung ang tawag dito, maganda ng wala na yung relationship ninyo kasi may magandang parating. May maganda kang kinabukasan o may magandang parating sa'yo para i-save ka. I mean, hindi naman yung totally na i-save na parang siya yung night shining armor mo, mga ganun. Hindi naman yung tipong ganun. Basta yun, kasi yun yung, kumbaga, yun yung nilaan na itaas sa'yo. So, at meron din dito na iba, maaring some of you is, kung meron kayong kamag-anak or malapit sa inyo, friend man or kamag-anak or kapamilya na yumauna is
meron silang gustong iparating sa inyo. Gusto nilang iparating sa inyo na whatever happened, na kung ano man yung mangyari sa kanila, is kumbaga gusto nilang ipagpatuloy mo lang yung buhay mo na maging na masaya. Kumbaga, life must go on. Hindi siya must go on lang. Life must go on kahit na wala na sila. Ganon. Kumbaga, yun. May nakikita ko to dito. Travel, short distance, long distance. At kung meron kang inuumpisahan na tingin mo is yun ang magpapabago ng buhay mo para sa mikat or anything. Kung ikaw man ay nagbablog kasi or sabihin na natin na meron ka pang ibang pinagkakaabalahan na para lang maging star ka, yung attention nila is nasa'yo. Kumbaga, yung attention nila nasa'yo kahit hindi nila sinasabi sa'yo, nasa'yo yung attention nila. So, may nakikita ko dito na pagsikat, I mean, oo, kasiguro dream mo na mag-travel na rin, mag-travel kahit saan, ganyan, dream mo is marireceive mo yung dream mo na yun. Kumbaga, mangyayari yung totoo na yun. Kasi guide ka ng Heavenly Father or Jesus Christ, kasi may guardian angel ka. So, alam ko, kasi nga meron tayong nabasa dito na religious factor. So, naniniwala ka na meron kang guardian angels. It's true. Totoo yun. Naniniwala ka na may guardian angel ka. Naniniwala ka na si God is nasa yun. O kumbaga, ginagabayan ka na, binabantayan ka na. Totoo yun. Totoo yun. Hindi yun fake. Kumbaga, totoo yun. Kung yung meron man kayong yumaong yun kagaya ng sinasabi ko kanina, kung meron kayong kamag-anak na yumaong na parang gusto nila nasabihin sa'yo, ito yung message para sa inyo na galing sa kanila. Or maaari din itong ex mo kaya kayo nagkahiwalay dahil siguro is yumaong na to. I think. No. Now, parang gusto nila iparating sa inyo na masaya na sila. Kumbaga, yun nga, ipagpatuloy mo lang yung buhay mo kahit na wala na sila. Now, papay ng extra message for South North Node, Peep House, at saka Aquarius ulit. Bakit? Ganyan. Puro Aquarius yata yung ano. Aquarius Pisces. Ayan. Aquarius Sagittarius. Maring yun. Kayong dalawa. Yung kuna ganyan. So, may karmic dito tayo nakikita. Kumbaga, siguro marami kayong pagkakamali before or hindi pagkakaunawaan noon. Tapos, may nagawa kayo sa isa't isa na hindi maganda. Sabi nga gano'n. Pero ito, good karma naman. Wala akong nakikita dito bad karma. So, no, good karma naman ito. So, hopefully nagustuhan nyo ang reading ko. At sana, kung nagustuhan nyo ito is huwag niyo kalimutan mag-like, subscribe, and click the bell icon for more updates. And thank you. Move na tayo sa pile 3. Para po sa mga pumili nitong pile 3 natin, na itong aragonite, yan, mabigat siya, at very clear, very natural. Ayan, so hopefully natural din yung reading sa inyo. Now, itong ex ninyo, syempre, sad siya. Pero ganun pa man, sabi nga dito, sa situation niya ngayon, alam mo na sa karma siya. Nakakarma siya sa mga ginagawa niya. Yung mga ginawa niya before sa'yo, nakarma na siya doon. Yun. Now, siyempre, sad siya kasi wala ka na sa kanya. Challenge kasi ikaw, kumbaga, tingin niya sa'yo is napaka-adventurous mo. Travel ka ng travel, punta ka lang na punta kung saan, kasi yun na yung parang naging consequences nung paghihiwalay ninyo is ikaw naman is parang nagkaroon ka ng panibagong buhay. Yun. At yun din ang tingin niya sa'yo. Now, parang alam mo ikaw, parang napaka-relax mo lang. Ang tingin niya sa'yo is napaka-relax mo lang habang siya is, alam mo yun, heartbroken.
Tingin niya rin sa'yo, akala niya ikaw yung heartbroken. Oo, andun. Tingin niya sa'yo is heartbroken ka, pero ang behind the scene is, alam mo yung calm ka lang, kalmado ka lang, at saka, kumbaga, yung naghihilom na yung mga sakit sa puso mo ng gawa ng ginawa niya. Kumbaga, yung pag-break niyo noon, panluloko niya sa'yo noon, is, alam mo yun, is, kumbaga, parang sa'yo, is, yun nga, parang naghilom na sa'yo yung mga sugat na iniwan niya. Now, ang tingin niya sa'yo, gusto niya bigyan ng chance or ng opportunity pa ulit yung relationship ninyo, parang yun yung gusto niyang mangyari. Pero, ikaw is nakafocus ka sa financial mo. Maaaring sa future ito, sa financial mo ikaw nakafocus. Sa movie naman, kasi nakikita ko dito na, alam mo yung, na-realize niya na yung mga losses, yung mga losses niya. Kumbaga, simula na nawala ka sa buhay niya, doon niya na-realize kung gano'ng kakahalaga sa kanya. Kasi ito si masculine natin, hindi siya, kumbaga, meron talaga siyang ugali na hindi maganda. Siguro nga niloko ka nga niya noon, ginamit ka niya, ginawa kanyang parang ikaw yung mag-provide ng needs niya, materially, mga ganun. So, pero yung love, nandun din yung love. Di lang natin alam kung totoo ba talaga yung pagmamahal niya. Now, ganito. So, ang pinapakita niya sa'yo is mahal ka niya. Pero alam mo, at saka, behind of that, parang maraming gumagabay sa'yo. I mean, marami kang friends na parang sinasabi sa'yo na hindi yan ang lalaki para sa'yo, mga ganun. O di kaya, sinasabi din nila sa'yo na unahin mo yung financial mo, unahin mo yung sarili mo, wag yung relationship, unahin mo, parang mga ganun. Kasi, yun yung nakikita ko dito na parang mas inuna mo tuloy yung sarili mo kaysa dun sa relationship ninyo. Yun yung clarity or ayun nga, clear na decision niyo sa buhay ninyo, na kumbaga alam mo yung mas iniisip mo yung financial kaysa sa relationship ninyo ngayon. So malaking kawalan ka sa kanya kasi tingin niya is napakaswerte mong tao, adventurous ka, napakakalma mo. At the same time, meron na kayong gap kasi sa isa't isa. So, medyo may pagka, may pagkamalayo. Kumbaga, magkalayo na kayo ng lugar or ng barangay. Hindi naman as in ganun kalayo. I mean, barangay to barangay lang or basta bayan to bayan. Yung ganun lang yung kalayo ninyo. Kaya parang madali lang sa kanila na naamuin ka, tawagan ka, puntahan ka, mga ganun. Pero sa tingin ko, ikaw ayaw mo na. Aka, pinupuntahan ka niya, some of you is pinupuntahan ka nila niya sa bahay mo, pero ikaw parang ayaw mo na. Alam mo yung pinapakita mo sa kanya na very strong person ka, na ayaw mo na. Kumbaga, kaya mo sa sarili mo na wala siya sa buhay mo, yung mga ganun. So now, wala po ako ng chance to clarify na rin yung mga messages kung ito ba is totoo o hindi. Or, yun, to clarify na lang. Wala nang masabi. Masakit na yung lalamunan ko. Okay. Ang hirap pala masalita na magsalita. Nanunong yung lalamunan. Messages. Messages. So, naniniwala ka sa mga sign. Naniniwala ka na meron talagang God. Kasi guided ka naman ni Heavenly Father. So, kung ibig ko sabihin, yung mga paghihirap mo doon, is tapos na yan. Wala na yan. Guided ka ni Heavenly Father. Some of you is kung musician kayo, singer, or anything na magaling sa music. So, ituloy niyo yan kasi meron kayong
alam mo yun, pag-asenso, kasi magiging stay kayo balang araw. So, sa relationship naman, makakahanap ka pa rin na magiging kapartner mo balang araw at ikakasal ka. Yan, ikakasal ka. At magkakaroon ka ng bahay, sasakyan, yung pangarap mo na magkaroon ng sarili, bahay at sasakyan. Yes, mangyayari yan. Kasi, yun yung binigay sa'yo ng Panginoon Diyos. Yun yung binigay sa'yo ng Panginoon Diyos, ni Heavenly Father, tsaka nung meron kang mga guardian angels, mga ganyan. So, mangyayari yan sa magiging style ka. Now, sign. Okay. To Aquarius ulit. Ba't malabas na labas tong Aquarius na to? Ako ba pinaglalaroan nito? Aquarius na naman. So, ito talaga may yun yan. So, ikaw, tingin ko, may ikakasal ka. Ang sign ng pakakasalan mo is Aquarius. Pwedeng Aquarius reading ito. Aquarius reading. So, may kasalan mangyayari kasi to union kayong dalawa. Financial, wala akong nakikita yung hindi maganda sa financial kasi very positive itong nakikita kong energy dito. So, mangyayari? Mangyayari yung pagsikat mo, yung pangarap mo magkaroon ng sasakyan bahay. Yes, mangyayari yan. Mangyayari yan. Kasal? Yes, mangyayari yan. Magkakaroon kayo ng wedding, kayong dalawa. At saka yun na rin, yung mga may angels, ganyan-ganyan. So, kung ikaw ay singer, vlogger, anything, or nasa ano ka, yan, magiging sikat ka, asahan mo na yan, and claim it. So, kung nagustuhan nyo yung reading na ito, please don't forget to like, subscribe, and click the bell icon for more updates. So, move na po tayo sa pile. Asa na ba tayo? 1, 2, 3, 4. Sige, move na po tayo sa number 4. Okay. Sa tingin nila sa inyo, yung mga ex ninyo, kasi buwang binalak ka niya, binalak mo siya, and kumbaga hindi na kayo nag-uusap, hindi na kayo nakikita, so wala lang itong communication. Pero gusto ka niya makausap. Gusto niya makausap ka, gusto niya bigyan ng chance pa rin yung relationship ninyo. Sa tingin ko, ito si feminine natin is a Pisces, Cancer is Scorpio, water sign. Ayun. So, ito si si feminine natin, lumayas na, nag-asabalutan na. Kumbaga, sabi niya sa sarili niya, parang, ay bahala na kung ano mangyayari sa akin. Pero, yung paglayas niya na yun, yung pag-walk out niya na yun at paglayas niya dito sa ex niya, is yun naman ang magiging way para makita niya o mahanap niya yung talagang para sa kanya. Now, sa situation ng mga ex ninyo is hindi maganda. Yun. Kumbaga, ghosting kayo, di ba? Maaaring ghosting mo sila, maaring sila yun ang ghost sa'yo. Maaring ganun. Now, antayin mo lang na kumbaga, wala kang gagawin kung hindi mag-antay. Wala kang ibang gagawin kung hindi kumbaga, protektahan yung feelings mo. Now, kasi tingin mo sa sarili mo is malinis kang babae at yun din ang tingin niya sa'yo. Water sign ito, Pisces, Cancer, Scorpio. Ayan. Express mo lang kung ano yung feelings mo kasi siya mismo ang magtatanong sa'yo or lalapit sa'yo para tanungin ka kung ano ba nangyari sa relationship niyo. Bakit ka nga ba lumayas? Bakit ka nga ba nag-walk out? Bakit ka nga ba nag-out sa balutan? Kasi yun ang nakikita ko dito. So, parang gusto niya pang bigyan mo siya ng chance or gusto niya pang maaaring ikaw feminine ang may kasalanan kung bakit kayo nag-break, mga ganon. Maaaring ikaw yun ang ghost. Kasi yun ang nakikita ko. Tingin niya sa'yo dito, ghosting mo siya. Samantalang siya, nag-aantay kung kailan mo siya kukontakin, pero walang movement, wala akong nakikitang move mo rito. Maliban sa isang move mo rito na nakita ko is yung paglayas mo. Yun yung nakita ko. Now,
gusto niyang i-express or gusto niyang, ayun nga, gusto niyang i-express mo sa kanya kung gaano mo siya kamahal. Pero wala kang ginagawa. I mean, ayaw mo kumilos, ayaw mo ipakita sa kanya kung ano yung gusto niyang makita sa'yo. Ngayon, gusto ko niya kausapin ng heart-to-heart conversation pero hindi ka nagsasalita, ayaw mong makipag-usap. Maaari ding vice versa. Maaari ding ganun. So, gusto niya pa, nabigyan mo pa ng another shot yung relationship ninyo pero nakikita ko dito is walang movement. Bahala na kung anong mangyayari sa susunod. Parang ganito yung gusto niyang iparating. Now, kung ano ako ng chance, sana i-clarify na rin yung message niyo. Okay. Pisces, alam mo, sa tingin ko ito may anak. Magkakaanak. O may anak na. Itong si Juan. Yung relationship ninyo yung dalawa, wala na talaga. Ending na. Pero, anuman yung sikreto ninyo, sikreto ninyo na tinatago ninyo, is lalabas at lalabas din yan. Some of you naman, yes, nasa singing career, sa tingin ko is magkakaroon to ng concert, magkaka-concert. Some of you naman, intayin nyo lang kasi alam kong medyo mahirap. Kasi ganun, mabagal, kumbaga yung takbo ng buhay ninyo. Mga ganun. Pero, andito pa rin yung success. Magiging successful pa rin kayo kahit gano'n pa kabagal yan o gano'n pa kahirap i-achieve yung goals ninyo. Sa tingin ko is magiging success kayo. May pagsikat ako nakikita dito. Ayan. So, pagbabago sa buhay ninyo, yes, malaki. Malaki yung magiging pagbabago ng buhay ninyo. So, yung relationship ninyo before, kung ending na, tama na, mga ganun. Now, hi, sa wakas, Sagittarius. Ayan, nabago din. Nasa 6, tama. Nasa 6 house. Okay. Money, career, relationship, ano pa ba? So, eto si feminine natin, si masculine natin na Sagittarius is, ang kadili niya is si feminine na water sign. Sa tingin ko dito talaga merong nangyaring ghosting. Both of you, parang ginost niyo yung isa't isa at hindi na talaga kayo nagkita at hindi na kayo nag-usap. Parang ayaw niya na wala na communication as in. Ganun. Yun nakikita ko dito. So, kung sa financial naman, yeah, nakikita ko may pagbago sa financial ninyo kasi some of you, kung magaling sa kantahan, parang tingin ko sasali ito sa singing contest, mga ganun. Or kung nasa music industry siya, magiging sikat siya kasi meron akong nakikitang saan dito. Ayan. So, magiging maganda yung future ninyo. Oh, I heard na magkakaroon kayo ng sariling album sa mga magagaling kumanta dyan. Ayan. So, move na tayo sa pile 5. Okay, sa pile 5 tayo. Last reading. Ito po yung pile 5. Ayan. Sa mga moonstone. Ayan, moonstone. Okay. Tingin nila sa'yo is mabait ka. Generous. Ayan. Alam mo yung napaka antay dito yung meron kang yung mabilis ka mag-decision sa buhay. Ayun. Kahit kumbaga yung alam mo sa sarili mo kung ano yung gusto mo. Yun yung tingin nila. At saka yung tingin nila sa'yo, alam mo, ikaw yung gumugulo sa isipan nila kasi hanggang ngayon is parang alam mo yung attract na attract sa sa'yo kasi malakas ang sex appeal mo. Kumbaga ikaw yung yung
How kaya? Pwede ko ba sabihin? Ayun, rated, ano to, rated, rated, ano ba to? R? Ba? Tawag dun? Or rated X? Mga ganun. Kasi, ang tingin nila sa'yo is, alam mo yung sa sex mo, ganyan. Kasi meron akong dito nakikita yung ganun. Ayan. Alam mo yung attracted ka sa kanila, malakas yung sex appeal mo, at saka stable sa financial, magaling sa business, ayan, mapagmahal na pamilya, magulang, o asawa. Yun ang tingin nila sa'yo. Now, parang gusto niya na humingi pa ng another shot. Lagi naman, obviously. Ayan. Yung parang, kumbaga, ang tingin niya sa'yo is napaka ano mo, gusto mo lagi kang may natututunan o may pinag-aaralan ka something na mga ganyan at meron kang inumpisahan na business na ganun. Tapos yun ang tingin niya sa'yo is breadwinner sa family kasi napaka-generous ng tao. Ang problema is maraming naninira sa relationship ninyo sa or pwedeng etong si masculine sinisiraan sa'yo, feminine, mga ganun. Pero ang totoo nun, behind that, siguro pinagdududahan mo na merong babae etong si lalaki, pero behind that, wala. Alam yun, na baga imagination mo lang yun, kasi napakakalma nitong tao, mahal ka niya, ikaw lang yung gusto niya makasama, ganun, ikaw yung pangarap niya, kumbaga, ikaw yung nagbigay ng diwanag sa madilim niyang buhay. Mga ganun. At saka, tingin niya sa'yo, isa kang witch. Alam mo yun? Yung may alam sa mga witchcraft. Mga ganun. Maari din ikaw ay isang magaling gumamot o healer ka. Mga ganun. Kasi napaka-free spirit. Ikaw na tao. At saka, alam mo yun, romantic ka rin. Yun ang tingin niya sa'yo, romantic. At saka, passionate ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Yun yung tingin niya sa'yo. Passionate ka sa lahat ng ginagawa mo, malakas ang sasakin mo, at attracted siya sa'yo, at saka, traveler ka. May nakikita ako dito na ikaw is, travel lang yung travel kung saan kasi magaling kang humawak ng business. Yan yung tingin niya sa'yo. Magaling kang humawak ng business, magaling kang mag-handle ng financial mo, mga ganun yung tingin niya sa'yo. Pero dito yung nakikita ko dito kasi hiwalay na nga kayo, diba? Hiwalay na kayo. Pero sa tingin ko I'm not sure kasi ito lang yung card na binunot ko dito. Kung magkakabalikan tayo. Sa tingin ko kasi dito, parang mayroong bagong parating sa relationship. Yeah, may bagong parating. May person na bago na papasok sa buhay mo at siya yung magiging partner mo. Maybe, maaari. Kasi kung kukuha ko ng another card at i-clarify ko to, sasabihin ko kung siya nga ito or etong ex mo ba to or ibang tao. Now, para malaman natin, kukuha ko ng charms. Ano ba yung charm? At siya na siya sa clarification. So, clarification. Yep. Tingin ko, yes, may union. May kasalan. Ito yung magiging long time partner mo. Kumbaga, ito yung kapalaran mo sa relationship. Very peaceful. Kumbaga, yung tahimik ang buhay mo. Ayaw mo ng magulong buhay. Yung gusto mo lang, chillax lang. At saka nakikita ko dito talaga may travel abroad. Okay, travel abroad. Stewardess. Trabaho nitong girl natin, papuntang Japan, papuntang
papuntang Australia. Wait lang, ayusin ko lang para makita nyo. Papuntang Australia at saka ay ano to, Israel. Yan, Israel. Taga Israel yung person natin, some of you. Taga dun siya. Some of you is taga Japan. Ayan. I-clarify natin. Kasi ito na. Ito yung mga charms ninyo. Ayan. Happy person. Kaso maraming, alam mo yun, maraming tag dito. Maraming chismosa. Okay. South Node. Karmic ito. Karmic 11th house. 11th house. So, yun nga, past karmic situation ninyo. Siguro kasi nga, meron naging third party or anything dito. Nagkaroon ng third party. Tapos, ang tingin nila sa inyo, yung ex ninyo is napaka passionate ninyo sa mga bagay-bagay. Ang some of you is ano talaga, strong energy na nare-receive ko rito is a flight stewardess at saka pilot, mga ganun. Kasi meron dito travel abroad. Travel abroad pero aeroplano yung meron dito, hindi water. Yan. So, pupunta ng Israel, ng Ireland, Japan, ano pa ba? Ayan. Sa Canada, kasi, kung, yun sign ng Canada na dito. Okay. Yun yung, napakaswerte yung tao, yun ang tingin nila sa inyo. Yun. So, ito nangyayari sa karmic situation na mga nagawa nila siguro before sa past nila na kwan, nagkaroon ng hindi maganda. Yun. At nakikita ko magbabago ang lahat. Sa business, yes, nakikita ko dito magiging successful sa business. Magkakaroon pa siya ng franchising sa ibang lugar. Oh, yep. Yun yung strong energy. So, franchising sa ibang lugar. Magaling humandal ng business. Yes. Yan na yung magiging swerte mo. Yung business na pinasok mo ngayon. Now, kung ano man yung mga toxic na gumugulo sa isipan mo, iwagsi mo na yan. Tanggalin mo na yan sa isipan mo dahil walang mangyayari. Kumbaga, huwag mong i-block na pumasok ng swerte sa buhay mo ng dahil lang sa toxic na energy. Now, para dumating yung mga swerte mo sa buhay, tanggalin mo yung blockage tanggalin mo yung mga negative energy sa isipan mo para dumating or makapasok yung talagang dapat mong para sa'yo. Ayan, kasi yun yung mga nakikita ko dito. So, hopefully nagustuhan nyo yung reading na ito. At don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more updates. Ayan, so, itatry ko na weekly makapag-post ako. Kasi ito po yung second channel ko. May main channel po ako. At ito po yung second channel ko. Same din po yung ginagawa ko dito, doon. Kumbaga gusto ko lang i-separate yung pick a card at saka yung doon sa isang channel ko is makapag-focus ako sa sa mga individual na sign. Ayan. So ito po yung second channel ko para to sa lahat ng sign, kasi this is a pick a card reading. So gusto ko lang po i-separate yung mga messages na dapat is para sa pick-a-card lang. Ayoko siyang i-mix dun sa isang channel ko kasi gusto kong mag-focus dun sa mga individual na zodiac sign lang. So, dito po sa channel na ito, sa second channel ko, sana po supportahan niyo rin yung mga sumuporta sa akin dun sa main channel ko. Sana supportahan niyo din itong channel ko na to. Ayan. So, kung gusto niyo po ng personal reading, mag-comment lang po kayo sa baba, sa comment section.
At saka magtanong lang po kayo sa akin para sa susunod na vlog ko, isasabihin ko sa inyo dun sa mga sagot dun sa mga katanungan nyo. Now, hanggang dito muna po at sa susunod ulit. Maraming salamat po sa panonood and good night. Thank you!